Hindi pala magkakanin ha? Ano nangyari? Kinigray mo ba ang Ilocano cuisine? Get it while staying in. So this is our second day here sa aming Airbnb here at Perdomo, located at SunTrust Capital Plaza. And kahit staying in pa rin at hindi makapag-out of town, today's food delivery will bring us to Ilocos. This is Hidden Gems. So at first, we actually had a restaurant in the province, a bus stop. And when the pandemic came, my family and I thought, why not bring our specialty Ilocano cuisine and introduce them here in Metro Manila? And then we created an online, quick online presence, and then we grew the business in reach. And up to now, we are actually still updating our branding and our marketing. So we ordered 4 dishes from Deli Avenue kasi syempre gusto namin tikman yung iba't ibang mga dishes nila sa kanilang menu. And tingnan nyo naman, sobrang dami ng serving. So simulan natin dito sa kanilang bestseller talaga, yung kanilang Bagnet Kare-Kare. And meron akong trivia na i-share ni Leslie. Yes! Alam nyo ba na si Jash, first time nyo makakakain ng kare-kare today? Yes! For today's episode? Eto, nakapagpa-convince talaga sa akin kasi sinabi sa akin ni Leslie kanina before ordering na yung sauce daw nito is parang made from peanut butter. Yeah, and I'm a huge peanut butter fan. Actually, to be honest, pumitik na ako ng isang sitaw kanina and nagustuhan ko din siya and hindi ako kumakain hindi ng gulay, guys. Hindi siya mahilig sa gulay, guys. Pero na-happy ako sa kanya. Ayan, balance naman siya. Meron tayong putok-batok pero meron din tayong pangbawi dito ng mga gulay. Gulay-gulay dyan. So, perfect. Tabi-tabi. And syempre, hindi naman makukumpleto ang kare-kare kung walang bago. Pag ito, hindi lasang peanut butter. Hoy, sinasabi ko sa'yo ah. Alam mo, it's really one thing na nagustuhan ko talaga sa pagiging part ng Hidden Gems is na-challenge ako to step out of my comfort zone kasi I get to try new food na talagang hindi ko talaga siya kinakain. Yeah. So, I'm so excited to try this. Again, this is my first time eating kare-kare. Go, Mare. Na-excite ako. Pero may konting takot. Konting takot! At a game. Ang crunchy ng ano. Sitaw. Nasa nga sa peanut butter. Ang saya. Success! Ang sarap. All my life, hindi ako kumakain ng kare-kare. Pero napakasarap niya pala. Thanks, Hidden Gems. Thank you, Hidden Gems. Yes. And can I just say, ang sarap ng bagnet nila. Actually, yun nga yung sarap ng bagnet nila. So perfect blend talaga siya. And yung I was about to say. The veggies, super crispy niya. Thank you, Hidden Gems, sa pakain niyo ako ng kare-kare. Congratulations! At ang sarap pa ng kare-kare. Siyempre kakain mo din ako kasi masarap. Yung bagnet pala nila, guys, hindi siya yung super malaman. So parang super crispy niya, malalasahan mo yung parang crunchiness ng balat, yung taba, pero hindi siya yung taba na nakakaumay na parang puro mantika ka na sa bibek. Anong naaalala mo pag natikman mo itong, pag tinitikman mo itong dish? Sorry ah. Actually, lagi kong maaalala itong day na sinuot natin itong episode na to. Kasi first time ko siyang tikman and at the same time, parang napapabalik ako sa mga memories na in-spend ko before sa Ilocos. So parang it makes me wanna go back to Ilocos again. And sana makasama kita kasi alam ko na hindi ka pa nakakapunta doon. And yun na nga yung sasabihin ko sana. Gusto kong pumunta ng Ilocos. Ngayon na. Halika na. Charot. And who knows, one day makapag-film tayo ng another episode sa Ilocos na mismo. Yes. So mas bongga yun, di ba? Pero overall, sobrang nagustuhan ko siya. Yung creamy siya. Creamy, delicious. Ganyan. Pero ang word of the day, nakaka-happy siya. What makes us different from most of maybe Filipino and Ilocano cuisines here is that we make everything ourselves here at home using the freshest, finest, best ingredients. Like our bagnet, we make it here from scratch at home instead of outsourcing it like what others do because making bagnet is actually a very tedious and hard process. Alright, so ang next naman natin titikman is yung kanilang Laoag Longganisa Premium Homemade. Ayan, magsimula na tayo. Sarap. Sarap. Malambot. Parang ang lambot. Parang ang bilis mo siyang nakagat. Oh my God, sarap. I'm sure, naiingit na rin kayo. So ano pang hinihintay niyo? Mag-order na kayo sa kanilang
Facebook and Instagram. Sarap ng longganisa. Gusto ko na pagkanin. Sarap? Gusto ko na pagkanin. Ha? Sino ka? Sino ka? Hindi pala magkakanin, ha? Ano nangyari? Pero naiingit ako kay Leslie, so titikman ko rin. Siyempre, hindi ko ito pwedeng palampasin. Diba? Ang sarap nga niya sa kanin. Sobra, sobra. Ito yung mga ulam na kahit sinabi mo, ay, diet ako, ay, no rice ako today. Ah, sorry ka. Mapaparice ka talaga kasi ang sarap niya. Grabe. Parang, diba usually kapag longganisa, parang perfect siya for breakfast. Yeah, this one, ito, ang sarap niya. Na-happy ako. Perfect any time of the day. Grabe. Sure. Smoky, salty. Cheers. Charot. Cheers. Cheers. Kainin mo na yan. I'm sure, sobrang sarap talaga niya sa kanin. Ang sarap ng ang sarap ng texture niya. Garlicky siya. Tapos, parang lasang-lasa mo yung pepper and salt. Sobrang sarap. Promise. I swear. Kahit ito yung ngiti ko. Ang sarap talaga. At nakaka-happy siya, guys. Again, itong Laoag Longganisa is ano siya, no MSG, no preservatives, and less fat siya. So, sobrang perfect. Ano mo yung pag kumakain ka ng longganisa, yung lumalabas yung oil? Yes, wala kang walang gano. So purely sarap yung naralabas. Kasi if you're gonna look at it closely, makikita mo na hindi talaga siya oily. Kung wala tayong ibang in order, siguro yeah, kaya ko makakain ng mga at least 5. Pero parang nai-imagine ko, ang sarap niya sa itlog. Parang perfect siya talaga for breakfast. Tapos garlic rice. Try natin to next time. Grabe, ang sarap. Yan, ang sarap. Nakaka-happy. That's the word. Diba? Nakaka-happy siya. Ever since before, we were thinking of opening a deli shop here in Metro Manila, maybe selling like our bagnet, our premium longganisa. And then my sister suggested, why not merge it with where we live, which is Visayas Avenue. So with that, we started, we combined the two and came up with Deli Avenue. Okay, next one, we have here the binagoongang bagnet. Yes, bagnet na naman, di ba? Oo nga, ay bagnet. Pero okay pero lang, kasi paborito ko talaga yan. So, it's really nice na makatikim tayo ng iba't ibang klase ng luto ng bagnet. Ayan. And we also have here, Igado with liver. So, ayan naman. Again, ito yung kanilang parang version of adobo. Ayan. I think, sabay na lang natin tikman. Talaga? How can you describe the taste naman ng igado nila? Wow! Sino ko dun? Hindi tayo magiging social, ah. Tama, para siyang adobo. Pero, wait. I don't know, may something nakakaiba sa kanya na, ay, igado to. Nagluluto si mama na to, diba? Mm-hmm. Ng igado. Ang masabi ko lang, iba yung lasa. Mas masarap pa to sa luto ng mama mo? Oo, kasi syempre siguro ito kasi talaga, alam nila kung ano yung lasa ng sa version ng Ilocano. Si mama kasi ano, M&M. So tita, if you're watching, alam mo na. Sorry ma, improve natin yan. Correct. Anyway, dito naman sa akin, meron tayong binagoongang bagnet. Ito naman, kagaya lang din ng kanina, pero syempre, parang pinaka-sauce niya is nag-focus sa bagoong. So, yeah, ayun, again, I'm excited to try this kasi ako mahilig talaga ako sa mga maaalat na dishes, lalong-lalo na kapag paired with rice. Ayan. So far, between the two dishes, ha, mas bad ko yung igado. Very bahay. Bahay yung feels. Okay, okay. Very okay, lutong bahay yung feels oo, niya. Oo, parang pag uuwi ka sa house na, tapos ito yung ulam. Pero this one naman, guys, yung kanilang binagoongang bagnet, or bagnet binagoongan. For me, medyo hindi super alat. Actually, it's a good thing for those people na ayaw ng super duper alat na bagoong. Sobrang tama lang siya. Super okay siya, hindi siya super like nakakaumay, hindi siya overwhelming yung pagkaalat niya. Super sakto lang. Yung bagnet nito, I can say na medyo mas malalaki yung cut niya than kare-kare. Pero so far so good, ang sarap niya. So, kakain muna kami off cam. Susulitin muna namin ang aming food para ma-enjoy din namin 'to. Pero ikaw, eh, wait lang. So, ano yung pinaka-favorite mo? Pinaka-favorite ko among ikaw, all of these is yung longganisa nila. Super sarap. And they're, of course, ito. Nakaka-happy kasi finally nakatikim na ako ng kare-kare. Actually, same tayo. Ang top ko rin talaga is the Laoag Longganisa. And then, next dish na favorite ko is yung kare-kare. Totoo? Yeah! Ayun, same. In fairness, nagkakasundo na tayo ng mga food choices natin. But in fairness, kumain ka talaga ng bongga today. Yes, I'm so proud of myself.
So para sa mga Ilocano viewers natin out there, kung namimiss nyo na ang inyong hometown, this is the perfect chance. Pwedeng-pwede kayong umorder sa kanila para malasahan nyo yung lasang Ilocos. Ayan. Or for someone like me, na hindi pa nakakapunta ng Ilocos, pwedeng-pwede nyo tikman yung mga Ilocano dishes natin dito sa Deli Avenue without even going to Ilocos. Alam niyo, sobrang perfect ng pangalan ng kanilang shop, Deli Avenue, kasi talaga namang delicious yung mga food nila. True! So, talaga yun na nga yung Deli Avenue. It's the deli in delicious! Walang tapon sa mga food na tinikman namin for tonight's episode. So, sobrang ini-encourage namin kayo to please try them out. It's for you to find out. Ayan. Na kung ano yung sinasabi namin, totoo talaga. Yes. Promise! Masarap talaga. Talagang mamamood ko mo tayo. Sobrang nakakabusog itong ating episode for tonight. But anyways, super, super, super nag-enjoy kami, guys. Again, if you wanna try their food, pwede kayo mag-order sa kanilang socials. We'll be leaving everything sa description box below. You can place your order through Instagram, Facebook, and you can send them a message through their number. Para makapagpa-deliver kayo sa bahay. Correct. Anyway, that's about it. Let us know your thoughts about this episode by simply commenting below kung ano ba yung mga gusto nyong tikman dito sa mga to. And kung meron kayong suggestions, pwede nyo rin yung i-comment sa baba. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming new upload. That's it for today's Hidden Gems. Thanks for watching! Agyawa na! Bye! Bye!